Alright, so this is RP Max Vlog. So once again, mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kalingap, mga kapatid. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening, kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Mega love shoutout din po no, sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ma'am Edna. At sa mga kasamahan ko din po sa KUOS ay binabati ko din po guys, mga kasamahan kong reactors at mga Unica partners. Okay? So, and of course, sa ating mga viewers, okay? And as always guys, no, kung sino man po sa atin ang hindi pa po nakapag-subscribe kay Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, and Atid na Vlogs, at sa mga kasamahan ko din po sa KUOS, kasama na din po ako dyan, padalaw na lang po guys ang aming mga YouTube channels para masuportahan po natin. At huwag po natin kalimutan na pindutin ang bell icon na notification, all notification, para mo-notified po tayo sakaling meron po kaming mga bagong upload, okay? And ngayon guys, no, gusto ko lang pong gawa ng reaction itong vlog ni Kuya Val mga 18 hours ago, okay? Dahil natutuwa lang po ako sa analytics po niya, no, o sa kanyang resulta, okay? Saan nilagay ko nga po dyan sa thumbnail guys? 50,000 plus views ng farm vlog ay patunay ng suporta ng viewers kay Kuya Val. Okay? Mixed vlogs, mukhang okay ang resulta. Okay? Sa matatandaan po natin guys, sinabi po ni Kuya Val noon sa live po niya na kung patuloy daw po na bababa ang kanyang views hanggang December, by January, magpa-farm vlogging na lang po siya. Okay? Yun po yung sinabi niya, kung patuloy daw po na mababa ang views. Kaya naman dito sa ginawa po niyang vlog, no, na na-upload po kahapon. At ngayong mga oras na ito, mga nasa 18 hours ago, as of this making, no, meron na po siyang almost 50,000, no, sa channel views. Alam po natin sa dashboard, ay mas mataas po yan. Siguro mga 50,000 plus na po yan. 55 o baka almost 60 na po. Kaya natutuwa po tayo dyan. Kaya nga po nilagay po natin yung sa thumbnail natin, sa nabanggit ko nga po kanina na 50,000 plus views ay patunay po, no, na ang mga audience talaga ni Kuya Val, yung kanyang mga supporters, mga viewers ay talagang nakasuporta sa kanya. Okay, so dito nga, no, nakikita po natin guys sa vlog po niya na talagang ano, nag-enjoy po si Kuya Val sa mga gawaing farm, no. Ito pinainom yung baboy at nag-igib at talagang ano, exciting nga naman, no? Enjoy, no, lalo na kung binavlog mo naman siya at the same time. So at dito guys, no, makikita po natin, no, na pagka farm vlogging pala, mas tipid, no, kasi kumpara natin sa mag-vlog ka ng isang matanda, siyempre hindi ka naman pwedeng pupunta doon na wala kang ibibigay. Either magdala ka ng 25 kilos na bigas o kahit 10 kilos na bigas, may grocery at mayroon pang cash. So pinakamababa po yata dyan na may bibigay mo nasa mga 2,000, no? Isang dalaw mo sa isang matanda. So 2,000 pinakaminimum o more or less, no? 2,000. Samantalang dito sa farm vlogging ni Kuya Val, wala po siyang kagastos-gastos dito. Dahil yun, pinakain lang niya yung pinainom lang niya yung mga baboy, hinugasan, nag-igib siya, at nakita natin yung suporta ng audience. Talagang pinapanood, no? At nakakatuwa nga naman talagang tingnan, no, o panoorin. Kaya tama yung ano, tama yung sabi ni Kuya Val na mukhang mas maganda ang farm vlogging. Dahil dito ano, nakikita nga natin siya, at saka isa pa, no, yung mix. Siguro baka yung mga tao, no, din natin masisi din. Baka may mga tao din na parang nagsawa na din naman, ano, sa mga binavlog nga po ng kalingap. So mas maganda din po yung ano. So nakikita natin, ibig sabihin umubra. Umubra po yung mixed vlogging na sinasabi. Hindi lang puro tulong sa mga matanda. Haluan din natin ng mga ibang vlogs din, no, mixing, okay? Para naman hindi magsawa yung ating audience. At mukhang umubra sa nakikita po natin. Imagine, no, siguro hanggang bukas o bali August 9,
malamang meron na po yung baka abot pa yan ng 70 to 80,000 views. So, first time kasi talaga na binavlog ni Kuya Bal na wala nga siyang gaanong tukis dyan. Okay? So, talagang pinainom lang yung mga baboy at hinugasan, nag-igib ng tubig. Natutuwa naman din yung response ng mga audience. So, wala ka ng gastos, kumita ka pa. So, magandang diskarte ka nga. Okay? Ang isang advantage guys na nakikita po natin dito sa farm vlogging, wala kang delikado dito sa poverty porn, no? Kasi, sino magreklamo na binavlog mo yung mga baboy, no? Nalala ko tuloy yung mga noong kapanahonan ni Attorney Bunguto, no? Pagka may tinulungan ka ng mga matanda, binavlog mo yung matanda, inabutan mo ng grocery, pera, tapos masyado mong na-emphasize yung kanyang kahirapan. Minsan may mga may mga bumabanat din sa atin. Babanatan tayo ng poverty porn. Samantalang wala naman talagang batas tungkol po dyan, no? At ginagawa po dyan ng mga media, no? Mga kahit sa KMGS, kahit sa World Food Program, kahit mga UN organization, UNICEF, halimbawa, ay lagi po yun, makikita nyo po yun. Wala namang kumukontra. Bakit dito sa mga vlogger, pagka may tinulungan po tayong matanda at na-emphasize natin yung kanilang kahirapan o kalunos-lunos na kondisyon, hindi po talaga maiwasan na minsan mayroon talagang bumabatikos. Okay? So, ibig sabihin, mas advantage pa kung farming yung iba vlog natin. Wala nang gastos, kumikita ka pa. Okay? So, mas okay pala. Mukhang okay ang resulta, guys. Kaya dito, no? Kaya dito, guys, no? Ang masabi natin dito sa ginawa ni Kuya Bal, yung mixing ng vlogs niya na wala pa nga January. Pero parang ano to, guys, no? Sa nakikita po natin, parang sinusubok lang siguro ni Kuya Bal kung maraming views. Okay? So, testing the waters, ika nga. So, which is nakita naman natin, maganda ang resulta. Dito naman, kakaiba po kasi yung vlog. So, maraming parang naging curious, no? At natutuwa, no? Nababasa naman natin sa mga comments na talagang na-appreciate nila. Okay? Ngayon, ang tanong, guys, no? Maraming gustong mag-farming. Ito naman sa mga OFW. Kasi alam po natin, guys, marami po talagang mga kalingap na katulad po natin na OFW na nagbabalak din po mag-farming. Ang problema dito, guys, no, sa nakikita natin, no, sa mga walang farm. Okay, so meron tayong farm sa bundok, ganun po man, malayo po 'yun sa siyudad. Okay? So, the same din sa mga kasama natin mga OFW, meron silang bahay sa siyudad. Problema naman, wala silang farm. Na kung titingnan po natin, guys, yung farm nila Kuya Bal, mahal po 'yun. Mga nasa po yata 'yan? Mga ilang hektarya 'yan? Mga 5 hectares yata, more or less. So imagine, no, magkano po 'yan? Mahal po 'yan, milyones po ang abutin. So ang tanong, kung tayo ay nagtrabaho bilang kasambahay, ibig sabihin wala na tayong chance na magkaroon ng ng farm. Ang good news po, guys, kahit wala po tayong kasing laki ng farm, katulad po ng farm ni Kuya Bal, meron po tayong option. Meron po tinatawag na vertical farming. So, vertical farming, guys, kahit na maliit lang na space sa bakuran natin, tulad nga nitong ipapakita ko sa picture, pwede po tayong magtanim-tanim, no? Gamit yung mga recyclable na mga plastics. O di kaya maglagay po tayo ng PVC. So, pwede tayong magtanim ng either pitsay, alugbati, kamatis, sili. Marami po tayong pwedeng itanim. So, kahit sa bakuran lang po natin. So, of course, hindi tayo pwede mag-alaga ng baboy dahil wala nga tayong lugar eh. Pero, kung mag-retire na tayo, o di kaya mag-decide na yung mga kaibigan natin, pwede na po kayong mag-farming, vertical farming. Pag-aralan nyo po sa YouTube, no? Kung marami tayong maaani na mga pitsay, halimbawa, pwede po natin yung ibinta sa mga kapitbahay. O di kaya, ibinta natin sa merkado. Ano? Palingke. Pwede po natin ibinta yan. Kahit pa paano, meron po tayong pagkakitaan. Kasi challenge po talaga, guys, no? Kahit ako, iniisip ko din yan, anong gagawin pagka nag-retire na po tayo. Sooner or later, magre-retire talaga tayo. Okay? So, yun po ang option natin doon sa mga talagang humanga, no? Sa farm ni Kuya Bal. Na gusto din sana mag-farm.
Ang problema, wala nga lupa na malaki. Ang good news lang, ang good news nga guys, sa nabanggit ko, pwede mag-farm kahit sa maliit na bakuran gamit ang teknolohiya na kung tawagin ay vertical farming. At merong mga hydroponics na pwedeng gamitin at merong mga kahit yung mga empty bottles ng soft drink, no? Coke litro, mga kasi laki ng Coke litro o 2 liters na empty bottles ng soft drink, pwedeng gamitin para magkaroon tayo ng farming, simpleng farming, gamit ang bagong teknolohiya sa loob lang po ng ating bakuran. So hindi natin kailangan ng ekta-ektarya na siyempre wala naman tayong pambili. Okay, so maraming option, no? Doon sa mga gustong mag-farming na walang millions, no? Tulad po natin guys, wala naman tayong millions para magkaroon ng farming na ganyan. Sa akin guys, meron naman kaming farm, no? Doon sa bukid. Pero siyempre malayo po yon sa syudad. Yun naman ang isang challenge doon. Okay? Although, pwede na namin gawin yung parang mountaineering, no? Mountain resort. So, pwede din po namin gawin yon. Pero sa sinabi ko nga doon sa mga gustong mag-farm, na wala namang farm lots, pwede din gamit ang bagong technology kahit sa bakuran lang po natin. Yun lang po guys ang reaction video ko dyan po sa vlog ni Kuya Bal na talagang natutuwa po tayo dahil po sa suporta ng audience, no? Sa suporta ng viewers, mga Kalingap supporters sa vlog ni Kuya Bal kung saan binavlog niya po yung farm nila, yung mga baboy nila. At dyan po ay isang patunay na kahit anong iba vlog ni Kuya Bal, sabi ko nga sa kanya, sinusundan ka naman ng tao. Marami pong nagmamahal kay Kuya Bal. So, papanoorin at papanoorin kahit ano po yung iba vlog niya. Okay? So, sa nakikita natin, sa apat po niya na upload in 18 hours, ito po yung pinakamalaki ang views. Meron yung mga ibang vlog po niya, mababa po ang views. Wala pang 10,000. So, dito, no, parang naging curious po ang tao. Okay? So, yan po ang magandang balita, guys. Hindi pa nag-umpisa si Kuya Bal sa talagang full-time na farming vlogging, pero na napansin na po niya, napansin na po natin ang talagang suporta ng tao. Okay? So, yun lang po, guys. Thank you so much sa mga walang sawang pagsubaybay ng mga videos po namin. Pag-comments, pag-likes, at pag-share, at lalo na po sa hindi pag-skip ng ads. At bago ko po i-end itong video na to guys, meron lang po akong isa-shoutout. Alright, so hanggang dito na lang po guys. Thank you so much once again. Keep safe kung nasaan man po tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.